ako yung mapili ng unity ticket, tatakbo ako. O ako yon. Kung one-on-one na Bongbong Marcos, talalaban ako kahit dehado. Ilang linggo bago ang nakatakdang filing ng Certificate of Candidacy o COC simula October 1 hanggang October 8. Palaban siya, ngunit kaya niya ubanong magpaubaya para sa isang solid na anti-administration slate sa halalang 2022. Para sa pangalawang pangulo, kaisahan ang susi sa pagtatagumpay ng oposisyon. Yun, kung kahit sino kalaban, basta ako yung pipiliin ng anti-admin forces, laban ako. Yung pine-prevent ko lang naman na kami-kami maghihiwa-hiwalay. Yun yung pine-prevent ko. Kaya nag-exert ako ng effort na pag-isahin lahat. Inamin ni VP Lenny na may ilang matunog na presidential candidate na may numero sa survey ang kanyang kinakausap. Kabilang dito ay si Manila Mayor Isko Moreno at Senador Manny Pacquiao. Tuloy pa din yung effort na magkaroon ng sana unity ticket before October 8. Yung inaasahan, hindi naman natin inaasahan na yung negotiations magiging madali. Siyempre, nanggagaling kasi sa iba't ibang mga kampo na may kanya-kanyang supporters. Siyempre, kung ang isa sa alang-alang yung supporters namin, yung gusto kami yung kandidato. So, maraming mga busot na inaasikaso, pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Kahit na ang tandem ni na Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto, na bagamat sinasabing sarado at desidido na sila sa kanilang kandidatura, ayon kay VP Lenny, tiwala siyang may oportunidad pa rin sa posibleng unity ng anti-admin forces sa halalan. Several times na nagsabi si Senator Lacson na sarado na siya. Pero ako parati ko naman ina-appeal kasi I am sure naman na mahal nila yung bansa eh. Ako, laging nag-a-appeal ako doon na yun pa din yung umiral sa dulo. Isang aspeto na pinagbabasihan ng tinatawag niyang United Anti-Admin Force na lalaban sa minamanok ng administrasyon ay ang survey. Aminado si VP Lenny na resulta ng iba't ibang propaganda sa social media, dito siya tinamaan. Hindi naman anya niya balak na tapatan ang mga troll farm ng mga kritiko ng kanyang tanggapan para umangat sa survey. Pag paulit-ulit yung mga kasinungalingan, nagiging totoo siya. Pero kami kasi, ang liit lang naman ng reach namin eh. Ang liit lang ng reach namin sa social media. So yung makakatulong talaga sa amin, yung mga volunteers. Pero wala yung balak na tapatan din ng farm, troll farm. Ito. Alam mo, pag tinapatan natin yan, anong kaibahan natin sa kanila? Paolo G. Santos, CLTV News.